Hello, good day po sa inyong lahat. Ito na po yung second video or part 2 ng previous video ko po tungkol sa fatty liver disease. Sa unang video ko, diniscuss ko po doon ang mga sintomas, mga dahilan, at kung paano ma-diagnose ang fatty liver disease. Ngayon naman, i-discuss ko po sa inyo ano nga ba yung mga treatment, paano makakaiwas sa fatty liver, at ano yung mga pwedeng inumin na mga vitamins, supplements na makakatulong para maging healthy ang ating pong atay. Kaya sa last part po ng video ito, i-discuss ko po, i-share ko sa inyo, pwede natin gamitin na food supplement na makakatulong para ma-detoxify ang ating pong liver. As a recap, may dalawang uri po ng fatty liver disease. Number 1, alcohol-induced. Number 2, non-alcohol-induced. Yung una, alak ang dahilan ng pagkakaroon ng fatty liver. Yung pangalawa, hindi po alak. Pwedeng sobrang taba, sobrang bigat ng timbang, sedentary lifestyle, laging nakahiga, laging nakaupo, tapos sasabayan pa ng pagkain ng maraming fast food, chichirya, hindi nag-exercise. Palakain siya ng mga highly processed diet, katulad ng hotdog, meatloaf, ham, sausage, mga pancit canton, fast food, fried food, at marami pang iba. So yung ating pong atay, nai-stress din pala. Ano ba yung mga nagdudulot ng stress o pinsala sa ating pong atay? Una, sobrang pag-inom ng alak. Pag araw-araw kang umiinom, isang bote, dalawang bote, isang case, maluluto ng gusto yung iyong atay. Masisira ang mga liver cells, kaya hindi magpa-function ng maayos yung atay. Kaya yung mga taba-taba sa ating katawan, mapupunta doon, sisiksik doon sa ating atay. Kapag umiinom tayo ng napakaraming alak araw-araw. Pangalawa, pag sobra-sobrang dami mong kinakain na matatamis at matatabang pagkain. Kasi syempre, mapapagod na gusto yung atay mo. Na-overwhelm yung atay natin sa napakaraming cholesterol, napakaraming taba, o kaya napakaraming mga sugary foods. Mapapagod na gusto yung atay natin. Maling pag-inom ng mga gamot. So kailangan pag nirestahan tayo ng gamot, sundin natin twice a day ba, thrice a day. Huwag tayong mag-self-medicate kasi pwede na yung mga gamot na pwede sa ibang tao ay hindi pala pwede sa'yo. Kaya kailangan lagi may reseta ng doktor. Kasi ang mga gamot, may mga side effect yan na pwedeng makakasama sa'yo. Isa na nga po yung pagkakaroon ng fatty liver. Pag gumagamit ka ng mga cleaning products, mga chemical, mga katulad ng toilet bowl cleaner, mga acids na panglinis ng mga tiles, sa mga chemical, kapag na-expose ka dyan, pwedeng makasira sa atay natin. Lalo na kung na-ingest mo ito, delikado talaga. Pag-expose tayo sa maruming hangin, maruming tubig, talagang pagka napunta sa sistema natin, ang atay kasi ang magtatanggal ng mga waste products sa ating dugo or sa ating kinakain. Ini-eliminate niya ito. Siya ang nag-filter ng ating dugo. Kaya kapag pag na-expose tayo sa mga pollution na napakarami, papagod ng gusto yung ating pong atay. So napaka-importante po pala ng pagbabago ng lifestyle para maiwasan at malunasan yung fatty liver disease. Paka-importante yung disiplina sa sarili. Dapat daw sanayin natin na yung isip natin kayang kontrolin yung ating pong katawan, yung gagawin ng ating katawan, ang isip ang magde-decide. Dapat laging tama yung ating iniisip. Pagka-overweight ka, dapat magbawas ka ng timbang. Sikapin mo na ma-achieve yung normal na timbang sa height mo. Kaakibat na rin ng pagbabawas ng timbang ay napakaraming mga dapat mo pang gawin. Iwasan mo rin ang alak, lalo na kung na-diagnose ka na may fatty liver. Siyempre, kumain ka ng masusustansyang pagkain. Kumain ka ng prutas, gulay, isda. Pero iwasan mo naman yung mga pagkain na mabababa sa calories. O kaya yung mataas sa saturated at trans fat. Makikita natin ang mga saturated at trans fat sa mga processed food, sa mga fast food, mga prinitong pagkain, chichirya, sausage, ham, at napakarami pang iba. Kaya kailangan ugaliin natin na i-check yung nutritional value or label ng mga binibili natin sa grocery. Kung mataas yung saturated fat or yung trans fat, iwasan nating bilhin yun. Piliin lang natin. Maggulay-gulay na lang tayo. More on plant-based food tayo. At syempre, mag-exercise araw-araw. Katulad nga na sinabi ko, 30 minutes na ehersisyo araw-araw para ma-maintain po natin yung well-being natin. Para maging healthy. So kapag nasa bahay o nasa trabaho, imbes na sumakay na elevator, maglakad ng hagdan na lamang. Kung malapit lang yung palengke, maglakad na lamang, huwag nang sumakay. Kung may sasakyan ka papunta ng trabaho, magpark ka sa malayo at maglakad ka papunta doon sa loob. O kaya tumakbo ka, running,
biking, walking, jogging, o kaya online Zumba class. Napakarami yan sa YouTube. Kailangan mong pagpawisan para kahit papano dumaloy ng maayos yung dugo mo sa iyong katawan. Kapag ka may fatty liver disease ka, i-encourage ka ng doktor at mga nurses na talagang strict ang diet mo para maiwasan ng komplikasyon. Ano ba yung mga diet na nararapat sa mga taong may fatty liver disease? Una, kumain ng maraming pagkain na galing sa halaman. Plant-based foods, prutas, gulay, mga buto, buto ng sitaw, munggo, whole grains. Pangalawa, limit your intake of refined carbohydrates. So, refined carbohydrates, yun yung mga prineseso ng mga carbohydrates, katulad ng white rice, white bread, lahat ng mga matatamis, katulad ng mga cakes, donuts. Iwasan po natin ito. Mas maganda, mag-shift po tayo sa whole grains. Check nyo po yung mga binibili nyo sa grocery. Kasi ang whole grains, fiber-rich po yon, puno pa po siya ng mga phytonutrients na kailangan ng atin pong katawan. Pangatlo, limitahan po natin ang pagkain ng saturated fat. Yun po yung mga red meat, matatamis sa pagkain, katulad ng sinabi kong kanina, ay yung mga cake. Ganon din po yung chicken skin, puno po yon ng saturated fat. Fatty meat, yung mga matatabang mga karne, butter, full cream dairy products. So, iwasan po natin yung saturated fat. Ang pang-apat, iwasan natin ang trans fat. So, ito ulit, katulad ng paulit-ulit ko sinabi, ang trans fat, matatagpuan sa mga pritong pagkain, mga fast food, cakes, chocolate. Panglima, iwasan na po ang alak. Kasi pag sobra-sobrang alak talaga ang iniinom ng isang tao, talagang unti-unting masusunog o kaya masisira yung mga liver cells. Kaya hindi na po talaga advisable yung pag-inom ng alak. So madalas talaga hindi tayo makakaiwas sa pagkain ng masasarap. Lalo na kung may okasyon at kasama pa natin yung atin pong mga mahal sa buhay. Madami ring mga polusyon na hindi natin maiwasan katulad sa hangin, sa tubig, o mga chemicals sa paligid na maaari nating makain o malanghap. Lahat ng ito na pumapasok sa ating katawan ay kailangan talagang iproseso ng ating atay para mailabas niya ito, para hindi maging lason sa ating katawan. Ang atay ang responsable sa pagsala o pagfilter ng lahat ng ating kinakain. Napakalaking trabaho ito at walang kapahingahan, lalo kung kain tayo ng kain maya't maya. Kaya ang USANA HepaSeal DTX ay makakatulong para suportahan ang normal liver function. Para magampanan nito ang kanyang role or ang kanyang trabaho at makapag-focus tayo sa atin pong pansariling pamumuhay. So kapag adults ang magtitake ng HepaSeal DTX, ititake niya ito 3 times a day with food. Morning, noon, and evening po. After meals. Ideally po ito para sa mga healthy adults, endurance athletes, at sa mga tao na exposed sa mga pollution or toxins sa paligid. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa ospital, sa construction, kailangan po talaga nila ng HepaSeal DTX. Ito po ang mga content ng HepaSeal DTX. Biotin, nagko-convert ng certain nutrients into energy. Choline, nagbo-boost ng metabolism. Milk thistle extract, it supports liver health, reduces cholesterol. And acetyl L-cysteine, tumutulong with detoxification. Alpha-lipoic acid, kailangan ng katawan para ma-breakdown yung mga carbohydrates. At broccoli concentrate, nag-i-stimulate ng detoxifying enzyme sa katawan. Green tea extract, sinusuportahan niya ang metabolism, nagpo-promote ng weight loss, nagre-regulate ng blood sugar and blood pressure levels. Tumutulong din ito para ma-regulate yung fat levels sa ating katawan. Olive oil, nagpo-promote ng healthy cholesterol level, at yung turmeric extract is known as anti-inflammatory and antioxidant sa ating katawan. Soy Intelligence Detox Complex po ng HepaSeal ay tumutulong para magawa yung mga natural processes ng atin pong atay. Tinutulungan niya na maging healthy ang atin pong atay at nagme-maintain ng mga healthy liver cells at antioxidant. Overall, ang lahat ng ingredients ng HepaSeal ay nagtatrabaho para masuportahan ang normal function ng liver at tumutulong ito sa metabolism at pagtanggal ng fats sa atin pong atay.
Yan kung gusto niyo po matutunan ang tungkol sa USANA, HEPASIL, and to learn more about the business, please contact the persons below, lalo na Sir Ian Henry. Include ko po sa description box below ang mga Facebook profile link ni Sir Ian Henry para madali niyo po siyang makontakt. Thank you for watching!